posible raw na lumalapa ang trapiko kapag umusad ng kabi-kabilang proyektong pang-imprastruktura ng Administrasyong Duterte. Para naman sa ilang transport group, dagdag pasakit din ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Balita hatid ni Lay Alves. All systems go na raw ang golden age of infrastructure ng Pilipinas ayon sa pamahalaan. Pero habang inaayos pa ang problema ng trapiko sa Metro Manila, asahan na raw ang pagtindi pa ng traffic. Oras na sumipan na ng husto ang build infrastructure plan. Can you imagine if we do all this construction at the same time? So there will be a lot of traffic. So but bear with us. And maybe in a few years, things will turn out to be much better. May hindi pagkakaunawaan ng DOTR at transport groups tulad ng piston na kontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan, lalo na sa programang babaguhin ang pampasaherong jeep. Isa sa pinalpa ng DTI, Bureau of Product Standards, ang disenyo, pero may mga detalyeng sigurado na raw. Ang pasukan, aalisin sa likod at ililipat sa gilid o curbside. Ang jeepney is the only mode of public transport na sasakay at bababa yung pasahero doon sa tinatawag nating danger side, doon sa lansangan mismo. Ang makina dapat daw ay Euro 4 diesel compliant o kaya ay EG para bawas polusyon. As safer pa yung mga, ano, kasi wala na yung mga sabit-sabit. You have to enter. Tsaka enclosed, air condition, plus may wifi pa. Pero hinaing ng piston, di raw nila kayang bumili ng bago. Baka raw mawala ng kabuhayan ang halos 1 milyong driver at operator. Napakamahal ng mga sasakyan. Kaya naman, isa rin sa laban namin, yung pagtutuldo sa phase out sa ating mga kasalukuyang jeep sa harap na i-rehabilitate. Pagtiyak ng Department of Budget and Management, makakautang naman ang mga driver at operator pambili ng bagong jeep. 5% ng presyo nito, planong ibigay ng pamahalaan bilang subsidy na ipapaloob sa ipapanukalang 2018 national budget. The total value of the vehicle or the jeep, modern jeep, electric daw yun, di ba? Is less than 1 million. So yan, what's 5% of 1 million? Part yan ng tax reform program. That's one of the mitigating measures. Please somehow trust and see that what we are doing is really good para sa kanilang lahat. Lay Alves, GMA News.